Mara Libertad. Nitong nakaraang buwan, nababalot sa pangamba ang ilang residente ng Pasay City. May kumakalat kasing balita na may puting van daw na gumagala at nangunguhan ng tao. Ang insidente ito napunan pa ng CCTV. Pero sabi ng may-ari ng plaka ng sasakyan, matagal na raw itong nawawala. Pero hindi lang ito ang sasakyang posibleng ginamit sa tangkang pangingidnap. Ngayong gabi, eksklusibo kong nakapanayam ang di umanong nakatakas sa gumagalang sasakyan. Pinilit akong makasakay. Sabi kasi nila sa akin na magiinom pa daw nga ito sa ibang lugar. Gusto nila ako isakay talaga. Hinihila nila ako papasok. Pero kung hindi ko nalabanan yun, mismong doon pa lang sasakyan, siguro wala na ako ngayon. Habang binabaybay namin ang mga kalsada ng Pasay City, kapansin-pansin ang pag-iwas ng mga batang nakakasalubong namin. Sa Pasay City ko nakilala si Mark. Hindi niya tunay na pangalan. Minabuti niyang hindi ipakita mukha sa kamera sa takot na mabalikan. Kwento ni Mark, November 25 ng gabi habang naglalakad pa uwi sa Aurora Boulevard, napansin niyang may nakahintong sasakyan. May umakbay sa akin na babae na medyo nagtanong rin sa akin, sabi kung saan daw yung gasoline station. Sabi ko, naka-GPS naman sila. Naka-GPS sila. Hanggang sa sabi ko, doon po yun, te. Tinuro ko ng pag-anon. Hanggang sa inakbayan nila ako ulit, sabi nila sa akin na, halika muna. Dito ka muna. Thankful ko lang to sa'yo. Pasasyating kita ng mamahalin na anak. Ayon pa sa kanya, nadala lang daw siya sa magandang babaeng nag-aalok ng shot. Elegante raw ang suot nito, kaya't hinayaan niya lang daw. Hanggang sa isang shot ko, parang wala naman. Parang normal lang na alak. Hanggang sa na pangalawang shot, parang medyo parang hilo na ako. Pangatlong shot, may natikman ako na mapait. Doon ko natikman na sabi ko, parang hilong-hilo na talaga ako. Ayon pa kay Mark, nang dalhin siya sa sasakyan, nakita niyang may mga nakabulagtang mga lalaki sa loob. Pero ang pinagtataka raw niya, hindi nakasuot ng pangpormahan ang mga lalaki kumpara sa suot ng mga babaeng nag-alok sa kanyang sumakay. Hinala niya, posibleng na-pick up lang kung saan man ang mga lalaki. Hindi na daw nila alam kasi parang medyo lasing na rin sila, nag-happy-happy kasi sila. Kaya gumawa ako ng sabi ko, paraan para makatakas. Sabi ko, iihi lang ako papunta ron. Nga sa makatawid lang ako dito sa kabila. Yung hindi na ako makita. Pinipigilan pa nila ako. Sabi nila sa akin, sama ka muna sa amin. Bilang happy-happy lang. Ayon sa Police Community Precinct 6 ng Pasay, i-refer na ang kasong ito sa Investigator's Office ng Pasay City para tingnan kung konektado ba ito sa mga confirmed missing cases sa lungsod. Mahirap pa raw mapatunayan ang kaso ni Mark dahil wala raw CCTV footage o iba pang saksi sa insidente. Pero paalala ng mga pulis, huwag sumama ng basta-basta kung hindi naman kakilala. Laking pasalamat rin naman ng mga magulang ni Mark na nakauwi siya. Sa mga anak ko, hindi ako makatulog agad nang hindi ko pa sila nakikita na sama-sama kami rito, na kahit masikip. Para akong nanglanta na sa isip ko, buti na lang sabi ko nakatakas yung anak ko. Sa panahon ngayon, maigi na rin ang maging mapagmatsyag. Pero kasabay nito, kailangan din nating maging maingat sa kung ano man ang ating sineshare sa social media para hindi na tayo makadagdag sa public hysteria. I am Edward Faraon and I stand for truth. Sa aking report, kinilala ko pa mga batang nawawala sa Pasay. May pattern nga ba o pagkakapareho ang kanilang pagkawala? Abangan yan sa SFT Investigates, Missing in Pasay Part 4.